malas ng harapan, Lord God. Even, Lord God, sa mga tao, Panginoon, na nakasamaan din namin ng loob, Lord God. Sa mga tao, kailangan namin pakitaan ng grace, Panginoon. Tulad ng grace na binigay mo sa amin, I pray, Panginoon, na after, right after this message, I pray kung manifest sa amin, Lord God, magkakaroon ng impact sa mga buhay namin. Namin ni Color, that light kami mare-remind towards giving grace, Lord God, sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa gagawin mo rin, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Pinapanalangin ko rin, Lord God, na bago mo ako, Lord God, sa liwalag ng mga cross, Lord God. Pinapanalangin ko rin, Lord God, na lahat ng nais mo sabihin, Lord God, ay ayun ang lalabas sa aking bibig, Lord God. Maging i-remind mo rin, Lord God, Panginoon, sa mga pinagparalan, Lord God, patungkol sa subject na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga nare-return, Lord God, i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga kinik ng mga salita, Panginoon, maging ikaw, Lord God, ang mataas, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon, at pinapanalangin ko rin, Lord God, pagkaroon kami, Lord God, ng tayo na, Lord God, na handang makinig, Lord God, sa lahat ng mensahe mo, Panginoon, at maging puso, Lord God, na handang magbago, Panginoon, at tanggapin, Lord God, ang lahat ng iyong mga salita, Lord God, kaya, Lord God, so this prayer with God, in the Spirit of Jesus Christ, Jesus, you pray. Bali, so ito nga, so what does it mean to give grace to others? Yan. But bago ko i-share yung pinaka-verse ng key verse nitong message na to is, gusto ko mo ng ano, ipaintindi kung ano nga ba ibig sabihin ng giving grace or pagbibigay ng grasya sa ibang tao. Siguro sa mga nandito last time, doon mas madali siya intindihin. Dahil naintindihan niya na yung grabbing grace na binigay sa akin ni Lord. And so, it's good na siguro matry niyong i-watch na lang matatog ba. Ganun. So, sabi nga, what does it mean to give grace to others? Isipin natin from the very beginning, diba? In the book of Genesis, may storya, or story sa kinawa, diba, na dito, nagkaroon ng wickedness, diba, naging sobrang tindi yung kasalanan sa mundo. Ito na po yung sinabi ng Diyos na wawasakin niya na yung mundo. Pero despite na naisip niyang wasakin na talaga, yung mundo, nagpigay pa rin siya ng grace through Noah's Ark, diba? Nagpatayo si Lord ng, yung tawag na, Noah's Ark, na kung saan, kung sino man yung sumakay dyan, diba, ay magkakaroon ng kaligtasan. Ayun, yung nakalungkot na despite the grace, Lord, ng grace, maraming natawa, maraming nireject, pero yung grace ni Lord, at nagkaroon nga ng, nagkaroon ng ganyan. Ang tawag dyan? Flood. Nagkaroon ng flood na ang daming namatay, pamilya lang ni Noah yung nabuhay. So, nakita natin from the very beginning yung grace ni Lord. Wala pa man si Jesus, di ba, sa Old Testament. Pero yung si symbol si Jesus, di ba, sa pangyayaring ito. And isang bagay is yung sa Sodom and Gomorrah, di ba, makatagpo lang daw, sabi ng Diyos, makatagpo lang siya ng sampu na tagitang malinis o sumusunod sa kanya, di ba. Lumuhay ng may righteousness na hindi niya bubuhuin ito. Pero di ba, walang ano, kumbaga, halos nga wala talaga, by grace lang talaga, naligtas yung pamilya ni Lord. At isang bagay din yung sa, dito yung sa 40 years, di ba? Sa wilderness yung mga Israelites, makita natin na napaka-rebelde nila, yung time na yun, napaka-disobedient nila. Pero kahit ano pa, di ba, nakita natin yung grace ni Lord sa buhay nila in 40 years, di ba? And marami rin napahamak dyan eventually, pero makita natin na in the end, yung mga anak nila nakarating sa promise na, and that's the grace of God. So there are many, di ba? Marami pa ang examples sa Bible na naging gracious si Lord towards sa mga anak niya, sa mga naging lingkod niya, sa mga sumunod sa kanya, or sa mga tao, Christian man, no? Or believer man, or hindi, di ba? Sumusunod man sa Diyos o hindi, naging gracious talaga ang Panginoon. So, ibig sabihin nga daw nun, God could have destroyed them instantly, but He gave them chances to repent. Napakaraming chance na binigay ni Lord over and over again para ma-show niya, ipapakita niya yung grace niya sa mga tao. So, sabi nila, how to give grace to others? Kung tatanungin naman tayo, kung paano magbigay ng grace sa mga tao, mahirap pakitaan ng grace. Nakita natin sa umpisa pa lang, di ba? Kung gaano kaano. Paano kaya hindi imposible magbigay ng grace sa mga tao? Sabi nga, giving grace to others can be hard, especially when you feel like the other person is evil or that they don't deserve it. Napakadali magbigay ng grace sa mga mababait, di ba? Yung common, di ba, sa pag-high school, parang common quotation ng mga kabataan. Mabait ako sa mabait, pero masama ako sa masama, or mas monster pa ako sa mga ganun yung mga statement. Pero hindi, di ba? Sabi nga dito, yung grace is giving good sa mabuti o sa masama. And sabi nga, showing grace to others is in heart,
it's not a complicated, di ba? Hindi mo kailangan ng step pa para matutunan magbigay ng grace sa ibang tao. Pero may mga bagay na nagpapahirap. So ito yung key verse nga natin na mag-isap, magpapatunan na madali lang talaga magpakita ng grace sa ibang tao. Sabi, as each has received a gift, use it to serve one another as God's stewards of God's varied grace. Kasi sabi, varied, napakalawak na grace ng Panginoon, napakarami. Yung unang statement nga natin sa ibig sabihin ng grace, diba? Astonishing, astounding, parang lahat ng extreme, diba? Na word, nagamit sa word na grace. Ganun kalawa kasi ang ibig sabihin ng grace na to. And sabi nga, lahat daw tayo ay nakatanggap. So, intindihin na natin yung statement, ay yung verse na to. So, sabi nga, as each has received, diba? Lahat tayo nakatanggap ng gift. Ano ba yung gift na to? Yung grace. Diba? Use it to serve. Yung grace na yung gamitin daw natin to serve one another. Para makatulong sa bawat isa. As, dahil itong gift na to ay hindi to sa atin, bigay lamang ng Diyos to. Or tinatawag na steward tayo ng goodness ng Panginoon, ng grace ng Panginoon. Sabi nga, what is a steward? Ano nga ibig sabihin ng steward? Ibig sabihin ng manager, custodian, warden, distributor, or lastly, servant. Or ito yung pinaka-kukunin natin word is distributor. Kumbaga, sabi nga, may mga other, ano nga, God, sabihin ng stewardship, stylized partnership with God. May sabihin, God working in and through us, allowing God to use you. And lastly, ito yung pinakakailangan ipunin, yung giving, which is managing God's resources. Kung baga, pamamayari ng Diyos, ibinigay sa'yo, kailangan mong gamitin. Ganun. So, hindi ko lang pa napasa. Parang, sa, for example lang sa, hindi mo pwede sabihin na hindi mo alam kung paano nag-work yung grace ni Lord. Kasi for example, may tao kang kaaway or kagalit, ganun. Tapos iisip mo, naisip mo na, sinabi ni Lord na bigyan mo na nagalit to, makapag-ayos ka. Pero pinaliwala mo, ginawa mo yung mas gusto mong gawin, pagmatigas, ganun. So may mga ganung grace ni Lord sa buhay na binibigyan niya tayo ng option. And that's the grace of God. May option siyang binibigay na gawin natin, pero hindi natin ginagawa. So yun nga sabihin, distributor, dapat tayo yung nabibigay nga ng grace sa ibang tao. And it means you don't show hospitality out of your own resources, you're managing grace that came down. Di ba? Yung bumabang grace mula sa Diyos, sabi nga dito, grace came down, yung grace ni Jesus, di ba? Bumaba dito yung grasya ng Panginoon. From the very beginning, heart went open. Yung mga puso natin naging bukas, di ba? Naging mabait, di ba? Nagkaroon tayo ng, naging merciful tayo, naging loving, so, because of the grace of God. So, ibig sabihin yung grace dapat madaling na mag-close out. So, kung tunay kang ligtas, di ba? Tunay kang nakatanggap ng grace ng Panginoon, naiintindihan mo agad. Gano'ng kadali magpatawad, di ba? Gano'ng kadali maging gracious sa ibang tao. And ano nga daw tayo, di ba? We are steward, di ba? Tayo yung mga steward ng Panginoon na binabaan tayo. Bawat isa sa lang nung tinanggap natin si Jesus, di ba? Binabaan agad tayo ng grace ng Panginoon. And ayun yung ibig sabihin na naging way yung grace na yun para yung puso natin maging malambot, di ba? Yung katigasan ng puso natin maging malambot and maging open tayo sa pagpapatawad sa ibang tao. Dahil ibig sabihin mo, na-realize mo na ikaw ay isang makasalanan din at deserve din ng iba na makapagpatawad, na mapatawad sila. Sabi nga, we may think, di ba? Pwede isipin mo na hindi kasi ako yung parang pag sa pagpapakita ng grace ng sa ibang tao, pwede mong sabihin na wala akong ganyang personality tulad ni Ate Ruth. Na tayo, hindi ako ganyang simbait. Diba? Parang, may mga statement tayo na parang isipin natin na parang hindi ko yan kaya, hindi ako ganoon. Parang, tabi ka. Kumbaga parang, ano, kapag nakilala mo ako, aayawan mo akong kaibiganin dahil sa ugaling mayroon ako. Pwede ganoon yung mga statement ko. Pero sabi nga, na, diba to? Sabi nga, parang, pero despite na parang feeling mo hindi ka deserve, hindi mo kaya gawin, mas candidate ka for that grace, di ba? Mas makikita yung work ni Lord sa buhay mo. Kung sasabihin, kung alam mo yung background mo, napaka-attitude, di ba? Parang talagang maldita kong maldita. Pero pag nag-work yung grace ni Lord sa buhay mo, makapag-glory pagad yung mga tao. Dahil alam nila, na sa thinking nila, alam nila hindi ka ganun. So sabi nga, it's not about you and your personality, it's about grace, di ba? Ayun talaga yung reality dyan. Hindi ikaw yung magmamatter dyan pag-usapang grace. Yung grace talaga ng Panginoon ay yung pinaka-kitilos every time. Hindi yung ugali mo, hindi yung personality mo. Pag yung grace ng Panginoon nasa'yo na, pag si Jesus nasa'yo na, matik
na, di ba, nagiging gracious ka na towards sa ibang tao. And yung mga tao nga doon na hindi makapagpatawad, di ba, or hindi ano, open sa ibang tao, hindi open sa magiging giver, magiging, hindi open sa lahat ng parang anything na may kinalaman sa connection sa ibang tao na maging gracious. Ibig sabihin yung tao, yung your problem is not that you don't have the right place, but you don't see the cross clearly, di ba? Ang ibig sabihin na, yung mga taong hindi sila mapagpatawad, yung mga taong bitter, di ba? Mga taong hindi gracious, sila yung mga taong hindi, naiintindihan pa talaga yung ginawa ni Jesus sa cross. Dahil si Jesus, parang hindi nila naiisip na gano'n sila makasalanan, di ba? Or hindi, at minsan, ganun tayo, di ba? Minsan, hindi natin naiisip, gano'n tayo makasalanan, di ba? Pag may kagalit tayo, hindi natin naiisip na maghindi yung kasalanan na kuha natin, di ba? Pero pinatawad ka ng Diyos. And madali, parang madalas na naririnig, pero mahirap pa rin gawin, di ba, up to the present time. So, you don't feel love, di ba, madalas yung mga taong hindi makapagpatawad na don't feel na lang hindi sila mahal ni Jesus, di ba? Or tingin na lang hindi pa talaga sila pinatawad, kaya hindi sila makapagpatawad ng ibang tao. And sabi nga, the wonderful thing is that though we are still sinners, kaya nga nakakatawa sa Panginoon, though we mess up din, nagkakamali, God still extends grace and kindness to us. Ayun yung makapagpalambot ng puso natin, dapat natin maintindihan na yung grace ng Panginoon, pinatawad tayo, tayo rin dapat ay mag-show din ng grace, diba? In the same way, diba, we are expected as men and women of faith to show grace to others no matter the circumstances. Mahirap man o hindi, diba, dapat ay magpatawad tayo. Sabi nga, next is, what does the Bible say about responding with grace? Even yung Bible, walang ibang in-emphasize kundi magpakita ng grace, diba? Even from book to book, makikita natin yung grace ni Lord to manifest. Ano yun lang, ano tayo, diba? Parang hindi intindihin or gawin yung sinasabi sa Word of God. And sabi nga, the Bible actually has a lot to say about grace, diba? Yung sabi ko nga last time, diba? Yung grace is most important concepts in the Bible. Pinaka-importanting nasulat talaga or makapansin mo from book to book sa Bible. We are told that grace is an unconditional love that you can show to others regardless of how they treat you. Diba nga parang sa mundong to, yung sabihin daw yung grace, yung kahit ano bang trap ang gawin sa'yo, magiging gracious ka pa rin sa ibang tao, magiging mabuti ka pa rin sa ibang tao. And we know, diba, Christians are being attacked all over the world, di ba? And being persecuted, di ba? Sa buong mundo. And sabi nga, may napakinggan na nga kasi ako nung last time si John MacArthur. Sabi niya, parang, yung, kung tatanungin daw sa, kung bakit daw yung mga Christian, pinipersecute sila all over the world, bakit daw sila pinapahirapan, sinasaktan, or lagi silang nire-reject, minimistreat, ganun. Ang daw may sagot, bakit ganun nararamdaman ng mga Kristiyano? At ang sagot niya dyan sa mga katanungan na bakit sinasaktan yung mga Christian or bakit parang inaaway, binamak lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Dahil pag tinira nila yung Islam, ang magigat nila pwede silang mamatay, di ba? Pag tinira nila yung mga religion, hindi yung natatakot pumatay. Only Christians yung kaya nilang awayin. Dahil yung anong matatanggap nila sa mga Kristiyano? Pagmamahal, di ba? Ayun yung tatanggap nila every time na ina-attack tayo ng ibang tao, nagugulat sila, di ba? Pagmamahal, wala naman tayo, kumbaga hindi naman tayo masaktan pag sinaktan natin yung mga yan, di ba? Kasi matatanggap lang natin sa mga yan, pagmamahal. So, in sa mundo, kilala tayo ng mga loving, di ba? Loving Christians. And sabi nga, bakit daw tayo naging loving? Because we are our first love, di ba? Even yung Diyos, noon pa man, may inibig na tayo, di ba? 2,000 years ago, yung si Jesus, inibig niya na tayo, kaya nagiging madali sa atin pagmahal sa ibang tao, di ba? Mamaya, intindihin natin. So, and ito yung ginawa ni Jesus sa cross is an ultimate act of giving, di ba? Giving grace towards other, di ba? Na, kumbaga, i-reject man siya o hindi, ay inibig na talaga siya. Yung sabi, inibig na tayo talaga ng Diyos. So, giving grace means giving ourselves and others permission to be God's work in progress. Yun nga, sa ibig sabihin din niya na hindi mo mamadaliin din yung isang tao, another form to another. Medyo hindi ko pala naayos. Sabi nga, yung pagbibigay din ng grace is giving others, bibigyan natin si Lord ng permission na siya na lang yung kumilos sa ibang tao. Nakuha niya na para baguhin. Hindi yung parang isipin natin na ibig sabihin yung pagbibigyan natin ng grace, I mean, yung Diyos, di ba, hayaan natin na siya mag-move sa mga tao, sa bawat isa. Hindi natin sila mamadali na magbago, kundi ipagpapa sa Diyos natin yung bagay niyan. And giving grace to others can be summarized in the Bible verse
found in Romans 12:21, which says, diba, do not be overcome by evil, diba, but overcome evil with good. Ibig sabihin, hindi sa tabi yung ginagawa ka ng masama, diba, ay ano, parang, ayun din ibabalik mo na, diba, parang, especially dating itong Pasko, Christmas, diba, isip natin agad, kung sino lang yung nag-create sa akin ng gift last year, ayun yung bibigyan kong gift this year, diba. Kung sino yung, like, ano, parang, ano, kung sino lang nag-appreciate sa akin, diba. But then, hindi kung ganun yung batayan mo na pagbibigay ng gifts sa mga tao, ibig sabihin, hindi mo pa talaga naiintindihan yung grace ng Panginoon. Masyado ka pang self-centered kung magbibigay ka lang ng regalo sa mga tao close mo, di ba? Sa mga tao malalapit lang sa'yo. But then, yung grace ng Panginoon, di ba? It gives, nagbibigay pa sa mabuti o masama, di ba? And sabi nga, and why we should extend grace to others? Bakit daw kailangan natin mag-extend ng grace sa ibang tao? From the word extend, ito yung, kumbaga, ano yung grace na binigay sa'yo, ipapasa mo pa sa iba. Inahatak mo, kumbaga, kinakalat mo, ina-extend mo, kumbaga, nilalawakan mo pa yung grace na natanggap mo mula sa Diyos. So, bakit daw natin kailangan i-extend yung grace ng Panginoon? Sabi nga yung Diyos nga ay, minahal tayo kahit hindi pa natin siya iibig, di ba? And hindi tayo nag-care sa nararamdaman ng Diyos or wala tayong parang, kumbaga, madalas insensitive tayo sa Kanya. Pero, napakabuti niya, di ba? Yung dapat lang na parang nakakahinga ka, di ba? Yung nakarating ka dito ng ligtas, that's the grace of God, di ba? And maraming bagay na parang binabaliit lang natin yung grace ng Panginoon. Pero until may mga makikita tayo yung mga trahedya, tapos nakaiwas tayo sa ganun, doon na natin naintindihan na ang gracious pala ni Lord sa buhay natin. And ayun nga yung sabi nga dito, na kung yung Diyos na ay gracious sa atin, diba? Sabi, every good thing that we receive, diba, comes from above. Nagaling lahat yun sa Diyos. Lahat ng patanggap natin maganda ay gift ng Panginoon. And sabi dito, ang requirements din ng Diyos, diba, na tayo mga nakatanggap ng kabutihan niya because of who God is and all that He wants to accomplish within us, God wants us to extend grace to others. Diba? Parang kung ikaw mismo, diba, nakita mo napaka-gracious ni Lord sa buhay mo, di ba? And ito yung madalas din sa akin, nag-impact. Parang sa tuwing taong hindi talaga ako mag-impact, hindi ako makasundo, or parang gusto ko ma-bitter, di ba? Naaalala ko, grabe din yung pinatawad ng Panginoon sa akin, na nagiging easy. Yung kung baga sa, pag nare-remind mo yung sarili mo, na grabe laki ng pinatawad sa inyo ng Diyos, di ba? Dapat i-extend mo rin yung grace ng Panginoon sa ibang tao. And He wants us to forgive them, to love them, and to be kind to them, even if they made it really hard to justify doing so, di ba? May mga tao talaga, di ba, nilalagay si Lord sa buhay natin, di ba, I myself, na nakakaranas din ng mga ganitong parang, may mga taong pinapahirapan akong mahalin sila, di ba? Pero, lahat tayo naka-experience ng ganito, pero ano pa rin yung command ng Panginoon? We need to wish good love them, di ba? And when we show grace to others, bakit nga daw kailangan na mag-show ng grace sa ibang tao? Because the grace we show is multiplied back to us. Every time doon nagpapakita tayo ng grace sa ibang tao, mas nag-multiply, mas nag-increase yung blessing, nagugulat ka, lumalaki yung pabor mo sa ibang tao. And maraming ano, certain time na, sabi ko, Lord, parang may time din na na-bitter ako sa mga tao sa paligid. Sabi ko, Lord, parang may alternative pa ba? May iba bang way bukod sa pagpapatawad para maging magaan yung loob ko? Pero again, walang sagot si Lord sa akin tungkol sa ibang bagay. Ito lang talaga. Pero anong time na nag-desisyon ako magpatawad? Sabi ko, Lord, hindi ko alam, pero nagpapatawad ako. So, doon nag-start yung breakthrough sa buhay ko. Ang dami kong nare-receive na hindi madlasing, na hindi ko na makomprehend. I mean, parang na-amaze na lang talaga ako bigla. Breakthrough siya sa sarili, especially sa lahat ng area ng buhay ko, parang nagkaroon ako ng breakthrough. So, ayun yung sinasabi nga na, every time nagpapakita tayo ng grace, even sa pagiging giver din, di ba? Every time we give to others, nag-multiply back to us. Yung, especially sa gawain ng Panginoon, nag-multiply back to us yung mga blessing, di ba? And marami dito mga pagpatotoo ng bagay na to na totoo talagang pag nag-bigay ka ng grace sa ibang tao, talagang malaki yung pagpapala sa mga tao yun. And sabi nga, it helps us to grow in the Lord and to become stronger in our walk with Christ, diba? Sabi nga, pag nagpapatawad din tayo, diba?
victims talaga sa pagpapatawad kasi ito. Pero ayun nga, sabi nga, pag mawagkaroon ka ng persecution sa church, nasaktan ka, tapos nag-remain ka, di ba sinabi sa Bible, they that love the law, di ba, nothing shall offend them, tama ka. Di ba, parang kung sino man yung ibig sa word of God, walang maka-offend dyan. So kung nagpatuloy ka, despite na na-hurt ka sa mga tao sa paligid mo, di ba, mas magiging strong yung relasyon mo sa Panginoon. And yung engine sinasabi dyan, di ba, magiging rooted in Christ ka, magiging grounded in Christ ka, na magiging matatag ka dahil sa minahal mo yung word of God during those difficult times. So may mga ganun pangyayari na talagang parang maramdaman mo, basta ganun, na parang ang hirap na, pero pag naging matatag ka, doon may breakthrough after. Gets nyo? It wasn't always easy for us to be gracious to others because we grew up believing, do unto others as they do unto you. Sabi ko nga kanina, di ba, parang, parang ayaw niyo, parang ang sama na ugali niya sa akin, di ba? Grabe siyang ano yun. Parang ano yung laging, parang madalas ang tinutulog sa atin, di ba? Ganyan yung kanina, igantuin mo rin, di ba? Parang, ganyan ka ng masama, ikaw mo rin ang masama. Mag-revenge ka, di ba? Magigante ka. So in our ways, di ba, madalas tinuturo nga na huwag magigante. Pero sa mga actions natin, madalas, mga pasimple pa rin tayong nananakit ng mga taong sinaktan din tayo. So, hindi ganun, di ba? Parang, though ayun yung tinuturo sa atin, pero hindi ayun yung dinadlamad ng Panginoon sa atin. Parang ito yung madalas natin yung mga, kung ano yung treatment na natanggap mo, gagawin mo rin sa iba, ayun yung thinking natin. Ayun par, even sa nature natin, ganun talaga. Diba? But sabi dito, we shouldn't show grace even sa ano, parang hindi tayo dapat pangpakita lang sa mga taong, ng grace sa mga taong may kaya, sa mga taong mayaman, di ba? Dahil pag binuhat ko ito, kung naging mabuti ako dito, bibigyan ako nito ng something. So, wala rin daw dapat tayong motive when we show grace sa ibang tao. Dapat talaga maging pure yung intention natin. Sabi nga, kung may tayong na parang, ito yung madalas na, ano ko, ito yung sabi ko nga, yung sa Hebrews 6:10, ito yung life verse ko sa pagdating sa ministry lang. O personal life, iba pa. Di ba, pag usapang ministry, ito talaga yung sa Hebrews 6:10. Madalas kasi parang, ito dito, yung sa-sign ko muna, sabi, for God is not unjust, He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Diba? Yung parang, ano, madalas kasi sa mundong ko, mag-ilat dito. Parang madalas dito, madalas dito, ang ilat. Ano, parang madalas nga, ano, sorry. Parang tumakay nga dito. Parang ano, parang sabi nga dito, madalas nga, diba pag sa church talaga, nahihirapan tayong, ano, parang gumawa ng mabuti. Mabuti kung isipin lang natin yung sarili natin. Kung isipin lang natin na parang grabe, grabe init. Wait lang, okay na ba ako nakakaramdam mo? Ayun. Yung pwede, ano, sabi nga, di ba pag gumawa tayo ng mabuti sa ibang tao, parang nahihirapan tayo kung usapang sarili lang natin yung pag itong iiral, di ba? Parang, Lord, ang hirap naman niya gawa niyang mabuti, di ba? Parang, ano na yun? Parang, pero pag iisipin natin na sa Diyos natin ito ginagawa, na para sa Panginoon natin ginagawa lahat ng kabutihan, di ba, sa ibang tao, doon nagiging madali. Even hindi po lang, kumbaga itong Pasko, di ba, hindi sa mga working na, joke mo. Kumbaga para itong Pasko, hindi mo naiisipin lang yung mga taong malapit sa'yo, di ba, yung mga close sa'yo. Even lahat ng tao, as much as possible, ay maano, mabigyan mo, dahil gagawin mo yun para sa Panginoon, hindi dahil para sa sarili mo, na hindi ko naman yung close, hindi naman ang malapit dyan, di ba. So hindi ko yung gagawin. And ano, again, yung pagiging gracious, di ba, or pagbibigay ng grace sa ibang tao, hindi lang siya usapang, hindi lang siya usapang giving gifts, di ba? Pwede rin siyang, ano, sa mga passions, di ba? Pag, ano, pag magiging kind tayo sa ibang tao. Sobrang grace. So, sabi nga, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people, di ba? Lagi natin isipin na lahat ng actions na ginagawa natin ay para sa Diyos, di ba? Knowing na sabi nga, yung Diyos hindi siya unjust. Someday may reward lahat ng kabutihan ginagawa natin sa ibang tao. So, do it for the Lord para maging madali lahat ng bagay, di ba? So, pagbibigay ng grace sa ibang tao. Sabi nga, we should show grace to others because God demonstrates His own love for us each and every day. Bawat araw, gaya sabi ko kanina, bawat araw, ipapakita si Lord ng grace sa atin, di ba? Ng kabutihan niya, di ba? Kung nakasakit ka ng yan, sabi ko, kung may motor ka, di ba? To work in a
Each morning we wake up is a show of God's grace. If we're able to drive to work in a motor, and or have money, take jeep or tricycle, diba? Those are displays of God's grace. And alam ko naman natatanggap mo from dito today, blessing niya ng Panginoon, grace niya ng Panginoon sa buhay mo. So the only way for us as Christians to be better each day is not to be bitter, diba? Huwag tayo maging bitter, but extend God's grace, diba? Sa lahat ng tao. So how to give grace naman kung yung mga sinabi na kanina, bakit mahalaga yung grace, diba, sa buhay natin. Ito nga yung parang tuturuan natin. Pag-aralan natin paano makapagbigay ng grace sa ibang tao, diba? So the each of us stands in the need of God's grace. Lahat tayo nangangailangan ng grace ng Panginoon. So each of us also has the opportunity to reflect. Pero despite na parang lahat tayo nangangailangan ng, di ba, pre-pray natin yung pag-tipimpi na tayo, pag-turn ng iba, parang nandidilip na yung paningin, di ba? Nananalangin tayo na, Lord, bigyan mo naman ako ng pasensya sa taong to, di ba? Bigyan mo ako ng grace. Pero yung totoo, kaya tayo bigyan ng Panginoon. May opportunity tayo na mag-reflect yung grace ng Panginoon, yung grace ng Panginoon sa mga taong nakakasalamuhan natin. Sabi nga, we can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord. As the Spirit of the Lord works with us, we can become more and more like Him. Diba? Yung totoo na pag posible talaga na kung ano yung kaya gawin ng Panginoon, kaya mo rin. Kung feeling mo ang weak mo para gawin yung action na yun, di ba? Pero sa dulong ng Panginoon, magiging madali. As the Spirit of the Lord works within us, di ba? We become more and more, magiging tulad tayo ni Kristo sa mga actions natin. Sabi nga, as the Spirit of God continues to transform us, di ba? Inside, magiging tulad tayo ni Jesus, di ba? At magiging, yung mga action natin ay nakakaluwalhati na, di ba? Nakaka-bless na dahil sa tulong ni Lord. Dahil sa Jesus, nakikita na sa buhay natin. Sabi nga, part of what we reflect to others is the grace of God. Napaka kung alam lang natin, di ba, gano'ng, kung ba ba nang masabi mo ba na naparito ka sa church dahil pinagpakita ng grace sa'yo, di ba? Parang may term na siya, di ba, parang sa mga, parang korokan, noong time ng pandemic, parang nagpakita, nagbibigay lang noong time na yun ng mga parang, parang mga groceries siya na yun. Tapos, through that, na-win sila, di ba? Dahil pinakitaan lang ng grace ng Panginoon, na-win yung marami dito, di ba? Parang mga ganong tendency or mga ano, kasi ganun talaga yung grace ng Panginoon. And sabi nga, really you have received, really give, di ba? Kung ano man yung grace na natanggap mo ng napaka-alaw, parang, pagdun, napaka, ano, easy mo lang nakuha, di ba? Pero ayun din dapat yung ibigay natin sa ibang tao. Sabi nga, just as you have received the gracious favor of God, now let God use you to show His grace to others, di ba? Na kung ikaw mga pinakitaan ka ng grace, yun. So, ito nga yung four practical ways to extend grace, God's grace to others. So, pasummarize yung mga sinabi ko kanina, ito na lang yung extension. So, extend forgiveness. Number one daw, may apat na ways, di ba? Number one is extend forgiveness. Kung gusto natin makapagpakita ng grace sa ibang tao. Sabi nga, tayo daw ay, sabi sa verse na to, tayo daw ay nakatanggap ng pagpapatawad sa pamamagitan ng kayamanan ng grasya ng Diyos. Sa Tagalog. So, pinatawad daw tayo because of the grace of God. So, ibig sabihin, dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng kapatawaran at na-restore yung relasyon natin sa Panginoon. So, from that word, di ba, nagiging madali sa atin magpatawad. Sabi nga, one way you can extend God's grace to others is by forgiving those who have offended you. In that way, your life becomes a living portrait of the gospel. Kumbaga, pinapakita mo yung ginawa ni Jesus sa'yo, di ba? Sa ibang tao, na ganun pala yung concept ng Christianity, di ba? Ang magpatawad, yun pala. So, sabi nga ni Paris to, i-include ko na lang din yung nabasa ko sa The Judas Code. Sabi nga, there are several reasons why people refuse to release others who have trespassed. Trespassed, yung mga taong, parang may apat na dahilan bakit may mga taong hindi makapagpatawad sa mga taong naka-offend sa kanila. Una daw ay, iniwala sila na tama daw kasi sila, di ba? At yung ibang tao yung mali, di ba? Yung time na ganyan tayo, parang ayaw natin makapagpatawad kasi ayaw i-admit ng isang tao na mali din siya, di ba? Parang yung sabi nga, may sinasahan si Kyla nung nakaraan, parang right woman if the statement is correct, and man if the statement is incorrect, di ba? Parang madalas mga awayan ng mga pag-asawa, di ba? Parang lagi ang nangyayari, parang
laging dapat mali yung lalaki, di ba? Tapos ang tama yung asawa, yung babae, di ba? And ayun nga, parang pinaka-common ano yan, yung pipinaglalaban ang bawat isa, di ba? Madalas gusto namin tayo yung manalo sa mga babae, tayo yung nananalo sa mga awayan. Pero ayun, pag, ano, nagiging okay lang pag ganito kung babae yung asawa, yung lalaki, di ba? Doon na nagkakaroon ng peace, pero unless, di ba, walang ano. So, mag-ilan kaya, sipin niyo sa kung mga magkakaibigang babae, tapos nagsama-sama yung babae sa mga babae sa babae, di ba? So, umirap kasi pataasan yun ng pride, di ba? Parang, di ba, feeling nila lahat sila connect. So, ang ganda ng ano, idea ng Panginoon sa man and woman na parang ano, pag-aasawa, di ba, na nagiging balance, nagiging madali magpatawad. When it comes, kung humble lang talaga yung mga asawa, di ba? Nagiging magpakumbaba. So, another thing naman daw is, parang ngiti natin parusahan sila ng Diyos, di ba? Yung another thing daw is, gusto natin makita sila magdusa, di ba? Tapos, ano, parang pumunta sa'yo, tapos, ano, oh, parang makita sila sa deathbed, gano'n, pag humingi na sorry sa'yo bago sila kumano. Parang may mga ganun thinking, di ba? Yung mga tao na gusto nila parang ano, parang bago sila makapagpatawad, makita muna na sila nagdudusa. Kasi kayo, girl, ayun yung deserved nila kasi grabe sila sa akin, di ba? Parang may mga ganun tayong idea na talagang lalapit sila sa'yo, humingi ng tawad para makita. Parang ayun yung mga ways, bakit nahihinder tayo magpatawad? Una, is tingin natin tama tayo. Pangalawa, gusto natin makita kung magdusa muna sila bago natin sila patawarin, di ba? Na makita yung consequence ng action na ginawa nila sa atin. And next is, yung nga, hindi natin talaga naiintindihan na yung papatawad ay para lang naman din sa atin talaga. Hindi naman talaga most dito para sa ibang tao, kundi para sa atin, di ba? Dahil yung unforgiveness, yung nag-hinder ng blessing sa buhay natin, di ba? Ayun yung mumitigil, bakit maraming breakthroughs dapat na natanggap mo. Pero kung ayun yung law ng Panginoon, na pag may patawad ka, doon mo lang matatanggap yung blessings. Bakit hindi natin i-take yun, di ba? Tayo naman yung naapektuhan every time we don't forgive. And next is, the fourth reason is because of this five-lettered word called pride, di ba? Dahil sa pride, parang hindi kaya magpakumbaba. Ayun talaga yung ego, yung self-centered, pagiging self-centered. Ayun yung nagiging result. Ito yung mga apat na hinder sa pagiging malaya natin magpatawad sa ibang tao. Pero ayun, ano nga bang sinasabi ng Panginoon? Bakit parang dinadaman ng Panginoon na magpatawad tayo? Kasi katulad ng parable na to, di ba? Na unmerciful servant pa, di ba? Diba? If you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Ayun pa rin yun. And even si Ate Marmaine, recommend siya sa aking book. Every time na parang, pag nagkawento ko sa Ate Marmaine, nakawento ko siya na, Ate Marmaine, nangisok sa ganito, nangisok kay ganyan, di ba? Pero siya sabi, ay, basahin mo nga yung, ano, Mary Baxter. Sabi niya siya, si Mary Kay doon, nakapunta nga siya sa impyerno. Tapos, yung even na parang Christian na kilala niya, na akala niya talaga malalim kay Lord, alam niya, sure siya na makakapunta sa langit. Pero dahil ano, hindi lang nakapagpatawad, nakita niya yung parang hindi ko lang ka-church member niya ba? Nakita sa makita niya daw, nandun sa impyerno dahil lang sa hindi nakapagpatawad. Sipin niyo for years na nasa church daw yun, talaga lumaki siya lang kasama niya yun sa church. Tapos bilang nakita niya sa impyerno, shock na shock daw siya dahil nga lang sa reason na hindi nakapagpatawad. So ayun nga yung sinasabi sa Bible na if you do not forgive, di ba? Bakit mo naman i-miss out? Or bakit natin i-miss out yung langit dahil lang sa hindi tayo nakapagpatawad ng someone, di ba? Or hindi mo man kailangan siguro ng message yung sa mga kabataan mostly, di ba? Hindi mo man kailangan, pero dapat din yung tayo kasi as you grow older, nagiging hard yung puso natin. So nakikita natin, nagiging importante yung message na ganito, usapang forgiveness and everyday, di ba? May na-encounter tayo pwede naka-offend, nakakainis, di ba? Ang hirap pakisamahan. Pero ano pa rin yung message ng Panginoon? We should forgive them. Kasi sa pagitan ng patawad, hindi rin tayo papatawarin ng ama. Simple, di ba? Yung mensahe ng Panginoon, pero ang hirap pa rin gawin at times. So receiving God's grace and forgiveness requires that you extend God's grace forgiveness to others. Ayun talaga yan. Kung gusto mong patawarin ka, magpatawad ka, di ba? So, ibig sabihin din ng forgive, it means forget them, di ba? Hindi yung parang, mapatawarin ko siya, pero may limit na lang, di ba? Hindi na siya makakaulit sa akin. Ganito yan. Di ba? Parang grabe siya, pero wala nang chance. So, hindi daw yun grace ng Panginoon kung hanggang term mo lang ay forgive, pero never forget, diba? So, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgive you. So, hindi naman sa pag nagpatawad ka, ay at least hayaan mo na abusuhin ka. Siyempre, may parang sinabi rin naman na ano, parang, magkaroon ka rin ng ano, parang health care ba yun? Parang self
care, di ba? Na hindi mo naman hayaan na masyado ka na madrain ng isang tao, na lagi ka nang ina-apres, nasaktan, ganyan. So, mag-set ka rin ng boundaries para hindi na maulit yung mga pagkakamali, di ba? Pero at the same time, magiging gracious ka pa rin sa tao yun para hindi mo naiya-allow na i-harm ka ng isang tao. So, hindi lahat na nakasalan mo natin is good for us, di ba? So, we have to consider na hindi naman sa nagpatawad, pag nagpatawad ka, kailangan mo i-restore agad 100%. Yung relasyon mo sa tao, it means forgiving lang. And that's enough at times, diba? So, just as Jesus forgave you, forgive others. Kung okay, napawad ka, mapatawad ka rin. Just as Jesus was gracious toward you, be gracious toward others. This way, you put God's grace on display for the world to see. Ayun talaga yung kakaiba sa atin, diba? Nakikitaan tayo magpagpatawad ng mga tao. Amen po. Magpatawad ba tayo? So, when we show grace to others, it's about showing kindness to someone else. Even when they don't, yun talaga yun, yan, kahit hindi pa nila, deserve. And on the other scale, diba, parang madalas, kahit ayaw pa tayo makita ng isang tao, diba? Or have the, yung mga taong, ano, yung mga taong ayaw tayo makita, yung mga taong pag nakita tayo, binabash ng tayo, or inaaway, or have done wrong in the past. That, yung mga nakagawa ng masakit sa atin, kailangan pa rin silang patawarin, diba? Sabi nga, isang way to forgive others is to let go. Yan. Like, ibig sabihin, forgive and don't hold grudges, diba? Yung sinagpahay na nun, forgive and forget, diba? Dahil yung, ano, yung pag-hold ng grudges, yung pag-hold ng mga bitterness pa na sabihin mo, pinatawad mo, pero inaalala mo pa, nire-rehearse mo sa isip mo yung mga pangyayari. Ibig sabihin, ayun yung nagiging goal, diba? May time talaga rito, parang, hindi mo siya. Parang may, basta parang, ano, may certain time dito na parang bigat na bigat yung pakiramdam ko. Tapos kaya naman ko sa brother, ano ba yung gusto may deal sa akin? And ano, minirevelation yung mga pangyayari sa buhay ko na nareveal niya na parang may unforgiveness nga sa puso ko talaga. Kaya ganun kabigat yung pakiramdam ko. And then sinubukan ko na review, doon naging magaan. Then yung ano. So that's holding grudges, di ba? Na parang gagawin mo na mabuti pa rin yung tao, pero at the end parang bitter ka pa rin. Sabi nga, some people call it holding grudges, but I call it, I saw who you are, and I'm not unseeing it. Diba madalas ito tayo, parang sabi mo, ano, parang nakita ko na ibali mo, eh, grabe pa rin talaga ugali mo. So, hindi ako bubulag-bulagan sa nakita ko, di ba? Sa mga ugali mong meron ka, hindi ka na makakaulit sa akin. So, may mga ganang ibig sabihin doon ng holding grudges, yung nakita mo yung ugali ng isang tao, pero hindi mo kakalimutan. Hindi mo hayaang makalagpas pa yung pangyayari mo yun. Magiging bitter ka na sa kanya, or mainis ka na lagi sa kanya, dahil naalala mo yung pagkakamali na nagawa. Yeah. So, sabi nga, it might hurt, di ba? Parang kagaya niya, di ba? Na parang hinold, tapos binitawan, tapos eventually hinold din. Parang minsan ganyan tayo magpatawad, di ba? Papatawarin natin, tapos kasi nakarinig ng message about forgiveness. So, after na naman makalipas ng 1 week, ganyan, bitter na naman, hawakan naman yung bitterness. Ayun yung ibig sabihin ng holding grudges, di ba? Hindi mabitawan yung unforgiveness sa puso. Hindi mabitawan yung galit sa puso. But then, sino ba na-harm, di ba? Every time, we don't forgive. Tayo at tayo pa rin, di ba? So, may oftentimes, it's even more painful to keep holding. Hindi yan sa usapang relasyon, di ba? Siguro sa mga abusive na relationship, pwedeng akma din yan. Pero, it comes din sa mga taong kamaritasan natin. Or kamachismisan, di ba? Kakausap, parang mga tao na kagalitan natin, di ba? Or kaibigan natin, kasi hindi na ngayon. Parang, because of unforgiveness, kaya nagiging wall, yun. Ay, nagiging hati para magkaroon ng connection between sa mga tao. Sabi nga, for many of us, we hold on to everything that happens to us and we build down this in our minds of the people we don't like or that we don't want to be around, di ba? Ayun yung nangyayari talaga. Akala natin, nakakalaya tayo or na, di ba, physically, lumatayo tayo sa mga ayaw natin, di ba? Pero spiritually, di ba, nakabaon tayo sa mga taong hindi natin mapatawad dahil parang masyado, sila talaga yung nasa isip natin lagi, paano ko kaya makagalitay? Ano kaya mga paramdam ko sa kanya para masaktan siya, di ba? So, parang may tindihan niya naramdaman ko. So, ayun yung ano, ayun yung reality dyan. Hindi ka nakakalaya. Kayo parehas, hindi nakakalaya. Hindi mo alam yung other person, gusto ka na palang, gusto niya na palang mag-sorry sa'yo, pero dahil sa, yun, ikaw ayaw mo pa rin, di ba? Hindi palas kayo, hindi nagiging malaya. Yung isa may guilt feeling, yung isa, ang unforgiveness. So, wala nangyayari, di ba? Walang freedom between the two of you. So, ayun yung reality dyan. Sabi nga, it hurts more to hold grudges than to forgive. The anger we hold inside damages us, not nobody else. Don't be a prisoner of yourself, diba? Tulad niya, parang hindi nagkakaroon ng freedom, diba? Sa mga mag-asawa na dalas na parang, ito, I mean, ano, parang sabi nga, yung ano na, diba? Madalas, common na gamitin natin ito na yung unforgiveness, parang
poison, di ba, na iniinom mo pala, inakala mo na pinapainom mo sa ibang tao, di ba, yung parang poison na to, sa aking kaaway mo, at sa tuwing gumaganti ka, pero hindi mo alam, ikaw pala umiinom ng poison dahil sa unforgiveness na. Ikaw yung natutunaw, ikaw yung nauubos, ikaw yung parang nadedrain araw-araw, ikaw yung hindi okay dahil sa unforgiveness lang, di ba. Even yung unbeliever, science na nagsabi, di ba, na ayun yung nangyayari sa mga tao hindi makapagpatawad, sila yung nadadamage, hindi yung ibang tao. Yung sabi nga, the opposite of holding grudge is to forgive, di ba? Yung magpagpatawarin yung mga tao, hindi ba laging madali magpatawad, but then forgive to move on. Magpatawad para makalaya talaga tayo. Yung sabi nga, ilang beses daw dapat magpatawad, di ba? 70 times? 7. Ano nga ba yun? Sabihin, ano, i-add nyo na lang para ganun na karami. Joke lang. Sabihin, ano, walang hanggan. Pero dati in-add ko yan eh. Ay, pinano ko, parang kaya times ka talaga. Sabi ko, ganun lang pala eh, kailangan sa bilangan ko itong taong ito, ng bata ako. Pero pinintindi sa akin as I grow old, na hindi pala talaga. Ganun lang, sabihin na ano, unlimited yung pagpapatawa. Kahit ilang beses pa, di ba? Pero papatawarin na din. Sabi nga, love gives no record of wrongs. Inagawin ko ng story ito kanina, yung ano, babae, bakit balik ka sa number 5? Kumopya pa naman ako sa'yo. Pero yun ano, parang may time, di ba, pag mga babae, mostly talaga historian tayo, di ba? Yan, kaya may hirap talaga mag-away ang babae sa babae kasi para sa historian. Yung panalala ginawa sa mga last time, alam mo, okay. So, yung para sa mga asawa, di ba? So, yung mga lalaki talaga yung most pinakapag, ano, kalma sa mga, ano, mga babaeng matalak. Kasi parang tayo, historian, may pagka-historian tayo, hindi tayo nakakalimot. But then, yung ano ba yung totoong race, di ba? It gives no record of wrongs, di ba? Hindi tayo buwipin lang ng mga pagkakamali ng ibang tao. But madali ba? Madali pang magpatawad, di ba? Hindi, di ba? Never. Naging madali. But then, always think na para sa akin ko, at para na din sa ikalalaya ng ibang tao, ang pagpapatawad. So, sabi nga, let go of what you can control, di ba? You'll feel tighter. Yun talaga yun. Huwag mo nang hintayin din na mag-sorry sila sa'yo kasi hindi dalating yung time. Sabi nga ni Paris ko, kahit hintayin mo, kahit nasa ano, graveyard, kahit mamatay pa na isang tao, hindi ka makakarinig ng ganong, ano, parang patawarin, makakatanggap ng parang sorry sa isang taong ma-pride din. So, minsan may mga time talaga na hindi tayo makakarinig ng sorry, but then we need to forgive them, di ba? Minsan hindi nila naiintindihan na nasaktan tayo, kaya ganun pa rin yung move, di ba? Pero unless, di ba, patawarin natin sila in our hearts, so, ayun, doon na magkakaroon ng kalayaan. Sabi, letting it go means that taking everything that happens to you personally. It also means understanding that each of us is different. Isipin natin na magkakaiba tayo, how we handle things, iba-iba. May mga tao dito na makapagsalita, mas hindi nila alam nakasakit pala sila. So we have to consider na may mga tao hindi sila sensitive. Unless, ano, tanggapin natin yun. Kasi nung time na parang bombarded din ako sa mga nangyayari sa akin, parang sabi ko, ang tumulong sa akin makapagpatawad, yung sinaisip ko na, magkakaiba kasi kami, di ba? Magkakaiba ang bawat isang tao. Hindi mo pwede sabihin na dahil ganito ka, di ba? Ganito ka kabait, na-expect mo, ganito rin lahat ng tao, di ba? So, iba-iba tayo. May mga tao nag-uumpisa pa lang sa grace ng paano, sa progress, or, I mean, Christian under construction, di ba? Nag-uumpisa pa lang baguhin ni Lord. So we have to consider na kailangan tayo maging maunawain sa bawat isa. Unless, maintindihan natin yun, sakala tayo makapagpatawad talaga sa bawat isa. Sabi nga, once we let go of all the negative thoughts and feelings towards them, we will feel so much better, so much lighter. Ayun talaga yun, ba't mahawakan pa yung papabigat sa'yo, di ba? Di ba ba? Literally, di ba ba? Parang ano, bakit mahawakan yung mga bagay na parang ano, nagiging burden sa buhay mo, di ba? We have to let it go. Sobrang easy ng ano. Pero sabi nga, may ways to let go of grudge. Medyo mababaw ka, pero yung isa lang yung kukulit sa'yo. Yung sabi, accept what happened, di ba? Tanggapin mo yung nangyari na may mga bagay na hindi na talaga mababalik, di ba? Pero, kung nagpatawad ka, lalaya ka pa rin. May mga, siguro, meron siya nung personal na kasi magbibigay ako ng mga example. Pero, maraming times na parang, ano, parang i-accept, ayun pala, napakadaga na acceptance. Kung na-damage ka ng taong yun, you have to accept the fact na na-damage na nga eh, di ba? Pero si Lord, willing pa rin siya i-restore ka, di ba? Willing pa rin siya ayusin yung buhay mo, isaayos yung mess, di ba? At maging message yung pangyayari sa buhay mo. So, may itong verse na ito, medyo mahaba kasi ito, baka i-text ko na. Basta, ito yung verse na nakapakita ng love for enemies, di ba? Na,
Sabi siya, please, kukunin na lang akong part na sinabi dito. Anong mapapala mo ba pag gumawa ka lang ng mabuti sa taong mabuti sa'yo? Di ba wala ka rin namang reward? Wala tanggap kung mabuti rin yung gagawin mo. Pero pag gumawa ka ng mabuti sa taong masama sa'yo, di ba? That's the extra mile. Yun yung, dun talaga natutuwa yung Diyos sa atin. Pag gumagawa tayo ng mabuti sa mga tao na nakasakit sa atin, dahil pinapakita mo na nagiging tulad ka na ni Kristo. Kasi ikaw mismo ang sama. Ang masama tayo, di ba? Pero, pinatawad tayo ng Diyos. So that's grace of God. Forgiving other people who wrong us or hurt us or embarrass us, di ba? Yung mga nakapahit na may iya sa atin, nanakit sa atin, di ba? Sometimes it seems impossible to forgive them, but that is what God did for us. And ayun, parang yan, di ba? Peace. Parang ano, yung nag-perfect peace, talagang maano tayo, mapagpatawad pa rin tayo kahit na grabe tayo, i-humiliate ng ibang tao. Then sabi nga, I think in the Christian life is more important, sabi ni John MacArthur again, na in Christian life, than forgiveness of others and God's forgiveness of us. Ayun talaga, kung kikilala rin tayo ng mga unbeliever, dapat makikilala tayo sa pagpapatawad sa ibang tao. So next is, doon ang mahaba, kasi ayun talaga yung ibig sabihin ng peace of God. Forgiving others. So next is another form is extend encouragement. Kaya isa yung bagay talaga na kailangan natin maging gracious sa words natin, di ba? Kaya nga sa youth fellowship, ang topic namin is taming your tongue. Paano mapat 30 ways, di ba? Nasa kalagitnaan ng kami, diba? Na parang ways para matiin yung tongue, para matutong manahimik. Kumbaga, paano gamitin in a proper way yung tongue natin, yung mga dila natin. So, kasi parang nakita ko nga rin sa ministry, ang daming damage na gawa ng pananalita. Diba? Simple gossip, simple ganito, simple ganyan. Ang dami nang nawala. So, napakahalaga na maging maayos yung pananalita natin. So, dapat nag-show to tayo ng grace sa ibang tao every time we extend, diba? Encouragement sa ibang tao. Sabi din sa verse ito, let your conversation be always full of grace, season with salt, so that you may know how to answer everyone. Sabi nga, ano na yung ibig sabihin na yung words natin full of grace? And paano tayo magkakaroon ng word na full of grace? Puno ng grasya yung lumalabas, tapos, season with salt. Yung kumbaga, parang isip ba lang maalat magsalita? So, ibig sabihin ng maalat, ibig sabihin ng maalat, basta, means the word of God. Mamaya sabihin ko, wordless words inflict pain. Diba yung mga walang kwentang salita na nakakapagbigay ng pain yun sa isang tao, while yung gracious words bring healing. Wordless words are abusive. Parang nag-impact sa isang tao talaga na sobrang sakit. But yung gracious words are gentle. Wordless words that tear down, diba? Nakakapagbabagsak ng isang tao, diba? Nakakapag-discourage ng isang tao. Well, yung gracious words build up, diba? Nakakapagpatuloy sa isang tao, diba? Mag-continue pa kay Lord. Wordless words endure, diba? Nakakasukat. Gracious words benefit those who hear them. Yung gracious words nga to, nakakatulong, diba? Lagi siya mare-remind sa sinabi mo, encouragement sa kanya. Dahil sa pagiging mabuti, walang sa kanya, diba? And sabi nga, how to give grace din that with our words, diba? Sabi nga, yung words daw, napaka-powerful niyan, diba? Sabi nga, what we say to others can completely change their life, believe it or not. Sa maniwala tayo sa hindi, may mga taong kayang maapektuhan sa words natin in 1 year, diba? Or even a lifetime. And I know it for myself din na naka-experience ako ng words na mga gaganda, pero may times din na may masakit ka na, pero nag-i-impact siya, di ba? Ang pangit lang talaga sa mga nabibitawan natin salita sa ibang tao. Pag makikita natin sila, naalala natin yung sinabi nila sa atin, di ba? Parang may time na, isang compliment na natanggap ko kay Ate Lynn. Sabi niya, natutuwa, parang nalis niya daw ako mag-share dito kasi ganda daw ng PowerPoint ko. So, ginandaan ko lalo. So, siya yung motivation ko dito. So, Lord, tagad, buhay mo ba? yun sa mga words din. Sabi nga, gentle words bring life and health. The deceitful tongue crushes the spirit. Yun talaga rin, sa pamamagitan lang ng words, di ba, parang baril yun, di ba, na nakakasugat talaga ng ibang tao. Sabi nga, sa words din na nalaman kung ano yung tunay na kalagayan ng puso natin. And sabi nga, people might not always remember what you say to them, but they will remember how those words made them feel, di ba? Hindi naman talaga 100% maalala natin. Habi, no? Tatlo na kamay. So,
summer. So make it an intention to always leave someone feeling better than they were before they spoke to you. Dapat pag kinausap ka ng isang tao, after kausapin, gumaan yung pakiramdam nila. Yung parang pag after ka nakausapin, gusto ko pa nang daon kasama dahil sobrang sayo nila. Parang wala sa akin matanggap ko yung encouragement mula sa'yo. So ano, parang yun dapat i-practice natin na hindi ka puro bashing. Kasi parang dati may pagkabuli talaga ako nun. Pero eventually natutunan ko, hindi pala dapat ganun. Kasi bawat isa nakakaramdam ng mga parang struggle. Ngayon din alam kong yung ilan na tanggap nila mga sakit na words. Kung pagdunagdag ka pa, parang that's an, parang un-Christian. Parang hindi naman Christiano yung ganung act. So yung mga tao, madalas naalala nila kung anong action na ginawa mo sa kanila. Sabi nga, ano, we might never remember everyone's name that we have met in our life. Pero mas totoo ba na mas naaalala natin yung mga taong nakasakit sa atin, di ba? Diba parang nakakatouch yung mga kind words, di ba? Pero pag binash ka, parang masakit, parang, grabe, parang ang harsh, di ba? Pag narinig ka ng masakit sa salita para sa'yo, parang medyo tumatanim, di ba? Mas malalim pa kaya sa appreciate na binigay sa'yo. Parang mas pinagtuunan pa ng pansin kaysa sa appreciate. So, ganun nagkagawa ng words, di ba? Every time we, ano na, parang, ano, hindi tayo kind sa ibang tao, nanifeel na lang unlove sila, wala silang kaya gawin, hindi sila kailangan ng bonded. So, yun yung mga nagagawa ng pananalita. And sabi nga, kung bawat isa sa atin, di ba, papansinin lahat ng mga, ano, yung nasabit natin dati. Kung lahat papansinin natin lahat ng nangubas siya, na nakik sa atin, di ba, tayo ma-accomplish sa buhay, di ba, dahil lagi nang tayo madadaw. Pero sabi nga, when someone does something to hurt us, our human nature always wants to bite back, di ba? Sabi mo mag-kumante. Parang, bakit ka rin? Parang, ano, mas ano ka? Nataba mo, mas mataba mo. Parang mga baniyo na, di ba? Parang, maganti palalaan ng words. Ayun yung tendency natin, di ba? Pag nasaktan yung damdamin natin. But then, hindi ayun yung gusto ng Panginoon. Baka may na-examples pa kayo. Baka minsan nagawa niya rin talaga. Pero, guilty naman din ako. So, he asked us to turn the other cheek. Diba? Ang gusto ng Panginoon, pag sinampal ka, sampalan mo rin siya. Diyan ko na, sa Bible. Pero ano, pag sinampal ka, diba, sampal mo rin yung kabayla, diba? Tapos, ano ba sabi? To uplift even when it hurts, because in the end, you might be the only Bible. Probably, diba, hindi niya alam talaga yung word of God. Diba sabi nga, hurting people hurt people. Nakainis na nun, pag hurting people hurt, pag yung hurting na lahat, kasi hurting lang siya. Kasi kung hurting ka din, paano na, di ba? Parang hirap din. May time na hindi rin lang siya madali na intindihin yung mga hurting. Kasi ko din mismo, may mga times, hindi ka naman lagi okay, di ba? Para i-allow mo, saktan-saktan ka lang. So, pero but then, demand na parang ang sabi ko, di ba? Baka ikaw yung natatangin yung Bible na pinabasa niya, di ba? Na inobserbahan niya paano magagalitay pag sinuktan ka, ganyan. So, learn to do good pa din, kahit na ang hirap. Strive to use your public speech to encourage and uplift others. Yun talaga. Yun. Sabi nga, ito nga yung sinasabi ko kanina, yung words na natin is seasoned with salt. Yung salt na to is hindi maalat ng mga salita, kundi pwede rin siyang words. E pa rin Bible, or pinaka-exact symbol nito is yung word of God talaga. Na dapat yung mga pananalita natin is uplifting word of God yung namalabas talagang ano, nakaka-encourage sa ibang tao. Sabi, and next is be quick then to listen, di ba? Madalas gusto namin tumala, dumadaan, tayo lang yung nakapakinggan, pero hindi natin alam gano'n nakaka-appreciate. At pag gano'n nakaka-appreciate ng isang tao, pinapakinggan siya. Di ba? Parang tayo mismo, di ba? Gusto natin pinapakinggan tayo, di ba? Madalas gusto natin may makinig sa atin. So be fair, di ba? Kung ikaw gusto mong pakinggan ka, makapakinig ka rin sa iba. Sobrang simple ng message. Pero ayun talaga, ayun reality ng grace. Is ano, parang GMRs nila. Good manners and right conduct, diba? Pero ayun nga, be quick to listen, diba? Dahil maraming tao na appreciate. Sa tulad nga, ano, very good. Nung ano ka gawin, dinadaldal ko pa siya mag-tutulog. So, diba niya, parang big time na ano, sabi niya, may mga nakakuha siyang sponsor dahil kinakausap niya lang. So, ano yung hindi natin alam, diba? Kakakausap natin sa mga tao, pwede pa na maging blessing sila sa buhay natin something. So, may mga ganong ano, parang, napakahalaga na nakikinig tayo sa mga sa loobay ng tao dahil everyone needs someone to listen sa mga kwento nila. So sabi ko, I can bless this sa ano, parang natutunan daw natin na mag-overlook ng slides na parang ma-overlook yung mga pagkakamali ng mga tao din. Ito yung other word too. Parang matutunan natin na hindi natin parang huwag natin parang dibdib. Ano yun? Dibdibin? Daming damin?
Huwag daw natin yung ganun din. Parang huwag na natin masyadong i-ano na yung pain. Kung baga mag-focus tayo sa nagawa sa atin. Kasi yung totoo, ano, madalas nga yung mga tao, hindi nila alam yung sinasabi nila. Or sa kadaldalan, di ba, parang na-drop lang nila yun. Tapos nakalimutan din nila agad yung nasabi nila sa'yo. Parang ikaw, nag-impact pa sa'yo. So may mga ganun tendency. Baka may kinawayan ka dito, tapos hindi ka pinansin, tapos na-offend ka na doon, tapos niraan mo na siya kasi binaliwala ka. So may mga ganun, ano, matutunan natin na i-overlook na lang. Huwag natin pansinin masyado kung may mga nakasakit sa atin dito. Huwag natin hayaan maging dahilan sila, baka di tayo makapasok sa langit, di ba? So, sabi niya, there are just the kind of silly things that can cause the biggest problems. Tingnan mo, may mga ganun talaga na tao na parang gossiper din, hindi natin, di ba na makawala, pero ano, malaking damage yung nagagawa ng pag-gossip na pag-chismisan, di ba, towards sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Yung sabi ko nga sa kabataan dito, parang nung natopic ko yung gossip, na parang madalas nga parang, di ba, nakakahiya, maka-encounter yung taong chismis mo, di ba? Na parang, parang po kayo magkaibigan, parang pinag-usapan yung isang taong to. Tapos may the next day, naka-encounter mo yung taong yun, tapos ang bait naman pala. Pero parang may melt ka, parang nakakatuno na, grabe sa mga ko, ang bait naman pala dito, di ba? Parang may mga ganong tendency. So, ano, learn to, ano, practice na talaga, alisin yung, ano, pagiging chismo sa, di ba, just marites natin yun sa time na to, di ba? Kasi hindi talaga siya helpful sa bawat isa. So, overlooking ayan nga, is, ayan, mas maganda yung parang magbulag, hindi naman bulag-bulagan yung term, pero huwag mo nang masyadong i-focus yung isipan mo dun sa bagay na yun. Gawin mo lang pinapagawa ng Panginoon, di ba, sa buhay mo, and yun magiging okay lahat sa buhay mo, di ba? Hindi ka masyadong magiging emosyonal, magiging inisin, di ba, or magiging, ano, parang affected sa nangyari sa paligid. Dahil hindi ka masyadong mag-focus sa mga sinabi sa'yo o nagawa sa'yo. Dahil isipin mo na lang, eh, baka may problema lang siya, kaya siya binibigyan niya yung problema niya sa'yo. Sa mga ganun. Next is extend a helping hand. Yung una is ano, forgiving. Pangalawa ay, ano ba? Ano pangalawa? Two. Ano pangalawa? Encourage ako, di ba? Encourage. Antok na ako. Luya kasi ako. Nandito ako sa Luya. Sa number 3, extend a helping hand. Ayan, magbigay, sa pamamagitan ng pagbigay ng tulong, itong Pasko, di ba? Makakatanggap tayo ng gifts. And at the same time, makakatanggap din ng ibang tao ng gifts sa pamamagitan natin. So we need to extend a helping hand din, di ba? In His grace, God has given us different gifts for doing certain things. Well, lahat tayo binigyan ng reklado para maging perfect. Perfecto yung mga actions. So, you can extend God's grace by serving people with the talents and gifts God has given you. That, naiiniwala ba tayo dun na ano, sa mga binigay ng gifts at abilities ng Panginoon sa atin? Yun, makakatulong tayo sa ibang tao. Sabi nga, nung pinanganak doon tayo, binigyan tayo ni Lord ng ability. Nung nakikrimission tayo, that's rebirth. Binigyan niyo tayo ng ability na gamitin lahat ng mga talents na meron tayo para sa kanya. For example, ability kumanta. Yan, pagkagamit mo yung mag-song lead, di ba? Or worship servant. Or sa music, lahat ng meron ka, nagagamit mo eventually para maka-minister sa ibang tao. And sabi nga, when you serve other people using the talents and gifts God has given you, you are extending God's grace, di ba? Parang, yun, nag-work together tayo, di ba? Every time we do, parang ginagamit natin yung parang gifts ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, in a sense, you are a steward of God's gifts. They are yours on loan from God and you are accountable, diba? Isipin mo, accountable tayo sa paano tayo nagpapakita ng grace sa ibang tao, diba? parang nakakaba na kung paano natin minanage to, diba? Binigyan tayo ni Lord ng idea, ito yung dapat natin gawin sa ibang tao kasi hindi natin ginawa, diba? That's not, ano, parang the right thing to manage grace, diba? Sa mga tao. So, pero every time nga daw na ginagawa, natutuwa sa Lord sa atin, at nagkakaroon ng rejoicing every time we extend grace. Diba totoo naman, parang bibigay tayo ng something to someone, diba? Nagiging masaya tayo. O ganun. Parang nag-multiply yung joy back to us. Kaya yung parang sabi nga, to kaiba doon kasi yung saya. Dapat talagang si Adrian mag-share. Parang makaiba yung masaya, diba? Pag nakakapagbigay sa ibang tao. And sabi, and parang, may kumpwento naman. Pero go the extra mile, one, yun nga, isang factor, isang bagay din paano ka nakakapag-help, maging helping hand sa iba, nakakatulong sa iba, is when you go the extra mile. Kung ito lang yung inas sa'yo, tapos parang ano, parang ba may pinagawa sa'yo, pero na, ano pa yun, ito na na-surpass mo pa yung nangyayari po sa'yo, parang naging excellent pa yung resulta ng pinapagawa sa'yo, that's extra mile. Parang ano,
parang nakapas na nilusan ka, nagpanagawa sa'yo, parang that's thanks for my kasi parang hindi naman yung pasok sa oras mo, di ba? Pero nagmadasahan ka pa. Yung mga pag may pinagawa sa'yo, extra mile yun kasi wala naman bayad, pero nag, ano ka, parang sabi nga ito yung parang volunteer din, yung parang sa pag-volunteer, mom, itong Christmas magpapak tayo ng mga games. Ganun, tapos parang ngayon, sa mga ano yung pag-volunteers, pag-tulinis, pag ano naman, ayun, sa pagpapakita ng grace, magpapakita yun ng grace. Yan sabi ko nga, ano yung sa mga nagluluto sa bahay namin kasi medyo hindi namin kaya yung ano. Parang nakita ko yung grace din nilearn, diba, sa buhay nila na parang hindi naman nila kami kaano-ano, pero dahil sa, ano ba, bumala nila kami. Ang cheesy din. Parang ano, yun nga, parang yung mga ganun na nagbibigay talaga, nag-extend ng help. Yun, sabi nga, that's then showing the grace of God. Alam ko talagang yung mga nagluluto sa atin dito, kasi ate dyan, alam ko talagang ligtas sila. Tapos ay parang may tayo yung grace na Lord at Lord. Minsan si ate, ano, ate Sharon. Sabi na, yun, so helping those who cannot pay you back is demonstrating grace to them, di ba? Yung mga taong hindi ka, parang most talaga nagmamanit pa sa mga taong hindi ka kaya i-repay, di ba? Parang naalala ko kasi nung parang kawawa na. Yung bata ako, parang, ano, laging ano, parang naramdaman ko maging parang rejected na hindi kami laging inuuna sa pagkain. Sana wala nanonood, nakamag ano. Parang ano, basta sa ano, parang sa side ng mother ko, parang madalas kami inuuling kakain. Parang laging feeling ko, parang outcast kami, gano'n. Pero ano, natutunan ko na, ano, yung sa pagkagantong, na all things work together na nangyari yun kasi natutunan ko hindi man ganun sa time na to. Parang natutunan ko ma-extend ng help na ganun. Next time na lang yun. Sabi ko, Samaritan din dapat, hindi yung sa mga kilala lang natin gumagawa ng mabuti. Even sa mga yan, pag-iingigyan din tayo sa ibang tao. Ganyan. And sabi, nabadali ko na. Help prior to being asked. Yun, kung ano rin yung parang in-help sa'yo ay hindi niya ibigay. Natulong mo. Next time na lang din. So, hospitality yun. Nagpapatuloy din tayo dito sa church. Madalas. Pwede rin yung mga kapit-tahay natin, di ba? Nagpapatuloy tayo. Talagang way yun para maministeran sila at ma-share ng word of God. Dahil, di ba, lahat naman tayo gusto natin maging invited, di ba? And, ano, kung ikaw ang magusto mo, di ba, ano rin yung ibang tao? So, dapat maging, ano tayo, may puso tayo na nag-welcome talaga. Talaga sa mga tao, sa paligid natin. Sabi nga, grace is going out of your way to give your compassion, kindness, and love to someone even if they may not appreciate it or return the favor, di ba? Yung pagkawa rin ng mapabuti, hindi yun yung bibigyan mo lang yung kaya ka i-repay. Kundi yung mga tao hindi ka kaya i-repay, ayun yung grace ng Panginoon na at work sa buhay mo. And last, extend the hope of the gospel. Yun, sa pag-share ng word of God is another way to show the grace of God. Si Paul, sinabi niya na, ako yung pinakamakasalanan, di ba? Kung ako, sabi, ito yung nalang, parang sabi niya, kung ako yung pinakamakasalanan, pinatawad ng Diyos, ano ka pa, di ba? So, because of that, ano, reality na pinakitaan siya ng grace ng Panginoon, naging madali sa kanya mag-spread ng word of God, di ba? Na wala ni isa dito, hindi niya naiisip na hindi deserving ng grace ng Panginoon. Sabi nga, Paul was so overwhelmed with God's grace in his life, di ba? Na kaya, ayun yung naging reason, yung grace ng Panginoon sa buhay niya, naging reason bakit gusto niya i-extend yung grace sa lahat na nakikilala niya. Kaya si Paul ay napakarami ng nagawa, di ba? Sa New Testament, mga ito natin niya, di ba? Napakarami na bahagihan din, up to now, di ba? Ng mga mensahe niya, na tinuruan niya maging Kristiyano yung mga tao, di ba? Because yung grace ng Panginoon nag-manifest first sa buhay niya. So, ano, One of the ways you can extend God's grace is simply by telling Jesus, but telling others what Jesus has done for you. Ano yung ginawa ng Panginoon sa'yo, sabihin mo rin yun, di ba? Pangita nila, maging at work din sa Lord sa buhay nila. And there is no greater reward than sharing the gospel with people who desperately need God's grace, di ba? And yun talaga, yun sabi nga, tayo ngayong natatanging word of God na binabasa ng tao sa paligid natin. Kaya kailangan sa actions natin, nakikita nila yung Panginoon talaga sa mga buhay natin. Sabi nga, and yung gracious to the stranger, hindi na niya usapan sa mga pulubi sa labas, sa mga wala talagang kaya. By giving the word of God, di ba? You are being generous, di ba? Pinapakita mo yung giving, yung grace. Binibigay mo na agad through sharing the word of God. Kaya nga naman may song na, thank you for giving to the Lord, di ba? Giving is grace, di ba? Like ano, kumbaga,
hindi ka pa, parang hindi ka pa rin nagamit ni Lord kung wala kang binibigay. Wala kang nilalabas na parang effort, di ba, para makapag-minister sa ibang tao. So, ayun, last is the grace giver. Sabi nga, when we think of grace, di ba madalas inisip natin pag-grace, parang para sa atin ito, parang grabe, ano, parang matouch ka ganang word is amazing kasi nakaka-amaze naman talaga yung grace ng Panginoon. And ano, inisip din natin pag ang grace ay dito, we think about forgiveness, kumbaga ito yung grace ng Panginoon yung nagbibigay sa'yo ng time para mangyari yung will niya sa buhay mo. Kumbaga progress, magkakaroon ng change sa buhay mo. And next stop na doon. Pero ang totoo talaga, ay dapat tayo ay dito, grace giver, di ba? Na dapat mo be grateful for the grace, di ba? Na natanggap natin, hindi mo dapat tayo maging thankful sa mga awat habang nabinigay ng Diyos sa atin, kundi dapat ibigay din natin, maging grace giver tayo simula ngayon, di ba? No, kung saan, pag may kailangan ng pagpapatawad, di ba? Maybe the best thing we can do for someone else is to extend grace for them, to forgive them, di ba? To give them another chance to turn the other cheek, to walk the second man. Yung talaga mag-extra man, talagang mag-effort tayo to someone is dahil ayun yung gusto ng Panginoon. And we never know, di ba? Nagawin natin sila through that, di ba? Naiiwala sila na yung Diyos is at work with them. But with you, di ba? There's probably no higher calling than for us to be grace givers sa panahon na to, di ba? Ayun talaga yung panawagan ng Panginoon. Maging grace giver tayo, di ba? Especially, highest calling din natin yung mag-share ng word of God. Mag-share natin yun when we give, di ba? And so, we know this for ourselves, di ba? May mga times din na nag-mess up tayo, di ba? May mga times na hindi naman tayo lagi okay sa Christian life natin, nalalaba tayo at times tumitigil tayo, nadi-discourage, ganyan. But then, sa mga time na yun, di ba? Alam naman natin lahat ng sagot para umokay tayo. Pero sa time na yun, hindi natin kailangan ng another correction, di ba? Or another lecture. Ang kailangan natin ng mga time na yun is magsabi sa atin na okay na yun, di ba? Pinatawad ka na, mag-move on tayo ng sabay, di ba? Pero yun yung kailangan natin madalas at kung alam natin sa sarili natin na yun inaas natin, dapat yun din yung ibigay natin sa ibang tao. So take this word, grace, that is truly amazing and extend it to someone else, di ba? Amazing naman talaga itong grace ni Lord at galing siya sa kanya to. Kaya magiging madali na ibigay yung grace dahil sa Diyos naman gagaling. Hingi lang tayo ng hindi ng grace mula sa kanya ay at ibibigay na to sa kanya. At ito yung pangako, di ba? When you are a grace giver, you experience yourself an abundance of grace. Yun talaga. Tayo yung mismo nga kayong experience ng grace ng Panginoon. Let's pray po muna. Our precious dear Heavenly Father, we continue to call the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, na ibinaba mo, Lord God, sa mga oras ito, Lord God. We thank you, Lord God, sa pagbibigay mo sa amin, Lord God, ng grace, Lord God, that we can extend it to others, Panginoon. Though it is simple, Panginoon, but I pray, Father, Panginoon, na tulungan mo kami may apply ang mga mensahe ito, Lord God, magkaroon ng impact sa amin ito, Panginoon, at tulungan mo rin kami, Panginoon, na lagi namin isipin, Lord God, kung paano mo kami pinatawad, Lord God, magiging ganun din kami mapagpatawad sa iba, Lord God, kung paano ka naging generous sa amin, Lord God, ay magiging madali sa amin, Panginoon, magiging mapagbigay, Lord God, mabuti sa mabuti man, Lord God, o sa masama, Lord God, sa amin. I pray, Father, Panginoon, na makita ka, Lord God, sa amin mga buhay, Panginoon, maging Christ-like kami, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng tao, Panginoon, sa maayos man ang treatment sa amin, o hindi, Panginoon, ay pinapanalangin ko, Panginoon, na maging maganda pa rin yung respond namin, Panginoon, sa mga tao sa paligid namin, Lord God, and to Lord God, na simple nga, Lord God, yung mensahe na to, pinapanalangin ko, Lord God, na patuloy po rin ito na gawin namin, Lord God, ang mga practical ways na to, Panginoon, upang makatulong kami, Lord God, sa iba, Panginoon, pinapanalangin ko, Ama, na gawin mo rin kami mga humble, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God, na lagi magpakumbaba, Lord God, upang maging madali din sa amin, Panginoon, na makita rin din, Lord God, yung mga pagkakamali din namin, Lord God, at yung mga bagay, Lord God, na pinatawad mo sa amin, Panginoon, ay magiging madali din sa amin, Panginoon, patawarin ang ibang tao, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, Lord, sa gagawin mo rin, Lord God, this coming Christmas, Lord God, I pray, Panginoon, na maging open kami, Lord God, sa lahat ng tao, Panginoon, maging mapagmahal din, Lord God, sa lahat na nasa paligid namin, Panginoon, through that, Panginoon, marami kami mamaminister, Lord God, marami kami mailalapis sa iyo, Panginoon, marami kami, Panginoon, madadala sa iyo dahil sa grace, Panginoon, na pinakita mo sa amin, Panginoon, ipinapakita rin namin
sa iba, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa mga puso, Panginoon, babaguhin mo sa oras na ito, Panginoon, maging sa buhay din ng hindi ko, Panginoon. Maraming salamat sa gagawin mo, Panginoon, sa mga susunod pa ng araw, Panginoon. I pray, Lord God, mag-manifest, Lord God, ang grace mo, Panginoon, amazing grace mo, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. And I pray, Panginoon, best love, Panginoon, sa lahat na nasa paligid namin, Panginoon. Lord, still this prayer, Lord God, the Spirit of Jesus Christ, just you pray.